Nakakakilig silang pagmasdan, Arida, no? Nakapangalumbabang bulong ni Kristal habang pinagmamasdan niya ang kaning ate Zia na naglalakad sa damuhan sa loob ng malawak nilang hasyenda. Kasama nito ang nobyo na tinatawag niyang Kuya Raver. Magkahawak kamay ang dalawa habang pinagmamasdan ng malakas na paglagaslas ng napakagandang waterfalls sa harap ng mga ito. Siya naman ay may kalayuan sa dalawa dahil kumakain pa ang alaga niyang kabayo na may puting balahibo na si Arida. Ako kaya? Kailan kaya ako makakatagpo ng ganyang kagwapong lalaki? Mabait, napaka-gentleman, galing sa mayamang pamilya at mahal na mahal ako. Lahat kasi ng katangiang yon ay taglay ng nobyo ng kanyang ate Zia. Napakaswerte nito. Mag-best friend ang dalawa mula pa nung mga bata. Nagkaroon man ng hidwaan ang dalawa noon, dahilan para lumayo ang ate niya sa ibang bansa pero ngayon ay maayos na ang dalawa. Sa susunod na taon ay nakatakda ng ikasal ang mga ito. Hindi mapigilan ni Kristal ang maingit sa nakatatandang kapatid. Anim silang magkakapatid at puro tagapagmana sila ng pamilyang Cuevas. Pero dalawa lang silang babae. Kaya siguro puro pagliliwaliw na lang ang ginagawa niya. Uminom at magsaya kahit saan dahil bunsong anak siya ng isa sa pinakamaimpluensyang pamilya sa San Quintin, ang lugar kung saan siya pinanganak at nagkaisip. Sa loob ng ilang taon matapos makagraduate sa college, ay wala nang ginawa si Kristal kung hindi ang gawin lahat ng gusto niya. Hinahayaan lang naman siya ng mami at daddy niya. Napaka-spoiled niya pa sa apat na kapatid niyang lalaki. Lahat ng luho niya ay walang kahirap-hirap na nakukuha niya. Dati ganito din ang buhay ng ate niya. Pero ngayong natagpuan na nito ang lalaking mahal nito, siguradong kagaya ng dalawa niyang kuya ay lalagay na din ito sa tahimik. Paano na lang siya? 24 years old na siya pero wala pa rin siyang accomplishments or achievements na nakuha. Shopping at pagsasayang lang ng pera ang trabaho niya. Ngayong nakikita niyang masaya ang ate niya kay Kuya Raver, gusto niya na lang din gumaya dito. Ang laki naman ng problema mo, ba't nakapangalumbaba ka dyan? Tinig mula sa likuran niya. Nang lumingon siya, ay nakita niya si Kiana, ang anak ng mayordoma nila, / childhood best friend niya. Inggit ka kay Ate Zia? Nang aasar, natanong nito. Bukod sa best friend niya ang dalaga, ay ito rin ang numero unong alaskador niya. Napakapilya kasi nito at palagi siyang inaasar. Kaya nga ginagwardyahan na ito ng Kuya Braxton niya pero hindi lang nakakahalata itong maganda niyang best friend. Kaedad lang niya si Kiana at napakaganda pa nito. Malapit sila sa isa't isa. Naiinggit talaga ako. Tingnan mo sila. Sobrang in love nila sa isa't isa. Tumayo na siya at lumapit kay Kiana. Kumapit siya sa braso nito at sinandal ang ulo sa balikat ng kaibigan. Oo nga no. Ang swerte talaga ni Ate Zia. Ikaw, mukhang malabo kang magkakaroon ng katulad ni Kuya Raver. Bakit mo naman nasabi yan? Eh kasi, magkaiba kayo ni Ate Zia mo. Siya, isang lalaki lang talaga ang gusto niya mula pa noon. Naging faithful siya kay Senyorito Raver noon, kahit walang sila. Naging loyal din siya, hanggang sa nagkaaminan sila. Nagkaroon man ng conflict sa pagitan nila pero hindi yun naging hadlang para magkatuluyan sila. Eh ikaw, sus, isang araw mo lang sinasagot ang mga naging ex mo. Kapag nakita mong hindi naman talaga kagapuhan at weak na lalaki, hihiwalayin mo na kagad. Lagi mo kasing iniisip na baka hindi sila magustuhan ng pamilya mo. Kung palagi kang ganyan, nako, hindi ka talaga makakatagpo ng dawan mo. Napakahabang litanyang yun ni Kiana bagay na ikinaliit ng magandang mga mata ni Kristal. Esa hindi sila pumasa sa taste and standards ko eh. Yung iba gwapo nga pero wala namang manners. Yung iba, mabait naman at gwapo, pero hindi naman faithful. Yung iba gwapo nga mayaman pa. Lahat nasa kanila na, pero bad breath naman. Malakas na humagalpak ng tawa si Kiana sa sinabi niyang yon, kaya't napasulyap sa kanila ang magnobyong naglalambingan sa kanilang harapan. Yan ang problema sa'yo. Napakapili mo tapos ang bilis mo pang ma-turn off. Kinurot siya ni Kiana sa pisngi. Lahat naman tayong mga babae, mapili. Huwag mo ngang nilalahat. Hindi ako mapili, no? Kung hindi ka mapili, bakit hindi mo pa sinasagot ang mga manliligaw mo nun sa college? Natahimik si Kiana sa tanong niya.
Napangiti lang ito na parang may inaalalang tao. Dahil kay Kuya Braxton ano, kaya hindi ka pa nagpapaligaw. Nanlaki ang mga mata ni Crystal nang bigla na lang namula ang pisngi ng best friend. Napatili siya at niyugyug ito sa balikat. Umamin ka nga. May gusto ko kay Kuya Braxton. Tama? Tumigil ka nga dyan, Crystal. Baka mamaya may makarinig sa atin. Lumingalinga ito sa paligid. Mamaya akala nila totoo yung pinagsasabi mo. Bakit? Hindi ba totoo? Hindi kaya. Mabilis nitong sagot. Gusto ko pang maging doktor, kaya hindi ako nagpapaligaw kahit kanino. Tsaka na, pag nakapagtapos na ako ng master's degree ko. Sus, halatang nagsisinungaling ka lang. Giit niya pa, na tinanggihan lang ulit nito. Nang makauwi sa mansyon na may kalayuan sa asyenda, ay nakita ni Crystal na naghahanda ang Kuya Braxton niya sa pag-alis nito patungong Maynila. Launching na daw kasi ang bagong negosyo nila roon bukas, at ito ang mamamahala. Sama ako, Kuya! Mabilis na tumakbo siya papalapit sa pangatlo niyang kapatid. Crystal, don't. Hindi ko magagawa ng maayos ang trabaho ko. I would always check on you. Knowing you, napakapasaway mo. Nakabusangot na tiningala niya ang gwapo at broskong kapatid. Kuya, isama mo na ako. I promise na hindi ako magiging pasaway. I will stay at my condo at hindi sasakit ang ulo mo sa akin. Mami, si Crystal o, sasama na naman daw sa Manila. Sumbong ng kuya niya kahit na dinig naman ng mami din na niyang pinag-uusapan nila. Ayaw na kasi ng mga ito na bumalik siya ng Manila dahil may stalker siya roon na alam nilang galing din sa mayamang pamilya. Kung pupunta lang siya ng metro para magsaya sa iba't ibang club, hindi magiging ligtas ang buhay niya. Mami, please? Nagpapakyut siya sa harap ng ina na nagtitimpla ng kape para sa daddy niyang nasa master's bedroom. Hindi makababa dahil sumasakit na naman ang mga paa dahil may arthritis ito. You stay here, Crystal? Hindi ako nakakatulog ng maayos kapag nasa Manila ka. Kahit marami ka pang bodyguards. Mami naman, hindi ko na nga tatakbuhan ng mga bodyguards ko. I'll stay with them. I really miss my friends there. I miss the life in Metro. Yes, I love our hacienda pero mami, tatlong buwan akong naboboard dito. Just 1 week. 1 week lang. Babalik din agad ako. Ginamit niya ang power niyang puppy eyes at pagmamakaawa hanggang sa napapayag niya ang Kuya Braxton at ang mami niya. Walang problema sa daddy niya. Lahat kasi ng gusto niya ay binibigay nito. Prinsesa siya kung ituring ng lahat. Lalo na ang papa niya. Kaya walang pagtutol na pinayagan siya nito. Malapad ang ngiti na sumakay si Crystal sa kotse ng Kuya Braxton niya. Under maintenance pa kasi ang chopper nila. Kaya hindi muna nila magagamit yun patungo sa metro. Inabot ng halos 3 oras ang biyahe nila papuntang Manila. Hinatid siya ng kuya niya sa kondo niya at nakatulog kagad siya. Kinabukasan, nagising na lang si Crystal nang maamoy niyang masarap na lutong ulam galing sa kitchen. Wala siya sa mansyon nila kaya hindi dapat siya makaamoy ng ganon dahil wala naman siyang tagaluto sa kondo niya. Nang lumabas siya sa kwarto at tinungo ang kusina, ay nanlaki lang ang mga mata niya nang makitang naroon si Antoinette, isa sa mga kasambahay nila sa mansyon. Antoinette? Nagtatakang tanong niya at kinusot ang mga mata dahil mahapdi pa ang mga yon. Oh, gising ka na. Good morning, senyorita. Malakas na bati nito sa kanya at abot tenga ang ngiti. Sandali lang siya nitong sinulyapan ng tingin, pagkatapos ay ibinalik ulit ang tingin sa niluluto. Fried rice, boiled eggs, and corned beef with butter. Ang paborito niyo pong niluluto ko ngayon, senyorita. Teka nga, paano ka ba nakapunta dito, ha? Lumapit si Crystal sa sink at nagmumog. Inutusan po ako ng daddy at mami niyo na sundan kayo dito. Bakit daw? Ayaw niya kasi na palaging nakasunod sa kanya si Antoinette. Wala rin naman itong gagawin kung hindi ang magpaiwan sa labas ng mga club na pinupuntahan niya. Kahit na may mga invisible bodyguard siya sa paligid, ayaw niyang mapahamak si Antoinette. At nabuburyo lang ito kahit hintay sa kanya. Eh madaling araw pa naman siya nakakauwi. Kasi nga po ayaw nila na kumakain kayo lagi sa labas. Gusto nila na kahit narito kayo sa metro, ay may nag-aalaga pa rin sa'yo at nakakakain kayo ng masarap at healthy.
Natahimik si Crystal. Ramdam niya ang pagmamahal sa kanya ng mga magulang. Wala na rin siyang nagawa kung hindi hayaan na lang si Antoinette na gawin nito ang trabaho sa kanya. Kinagabihan ay maagang nag-ayos si Crystal. Ngayong nakabalik na siya sa metro ay magkakaroon sila ng reunion ng mga schoolmates niya dati sa college. Mahaba-habang party at inuman ang magaganap. Hindi niya mapigilan ng mapaindak habang papasok na siya sa bar. Pansin niya ang iilang mga bodyguards na nakapaligid pero hindi naman lumalapit sa kanya dahil sinabihan niya ang mga ito na babantayan lang siya pero wag siyang lalapitan hanggat wala namang kumosyon na nangyayari. Si Antoinette naman ay nagpaiwan na sa kondo niya dahil may K-drama na naman daw itong tatapusin. Mabuti na yon at hindi na sumama pa para walang nagpupumilit sa kanya na umuwi. Isang V-line black dress ang suot niya na pinaresan niya ng glass stiletto. Labas ang mahaba't napakaputi niyang mga hita. Habang hinahanap niya ang pwesto ng mga kaibigan na kikitain, ay pansin niyang napapatingin sa kaniyang ibang kababaihan na naroon. Ang sabi kasi ni Kiana sa kanya, ang ganda niya raw ay klase ng ganda na kaiinggitan ng kababaihan. At hindi niya naman ipagyayabang na nasa kanya ng lahat. Mayaman at maganda, pero hindi siya ganun kabait. At pinipili niya lang ang mga tao na maaaring pumasok sa buhay niya. Mabilis na natagpuan ni Crystal ang mga kaibigan sa loob ng bar. Nakapwesto ang mga ito sa wall, malapit sa dance floor. Patakbo siyang lumapit sa mga kaibigan at halos mabingi siya sa tilian nilang apat kahit pa napakalakas ng music na pinatutugtog ng DJ. Sunod-sunod ang yakapan at batian. May mga mamahaling inumin na nasa mesa, kaya kagad na napasabak siya sa inuman. Ikaw naman, Crystal. How's life in your hacienda? Tanong sa kanya ni Sam, ang kaibigan niyang bakla. Lahat ng mga kaibigan niya ay nasa alta sosyedad. Puro high profile ang magulang ng mga ito, lalo na ang mga parents niya. Pare-pareho din sila ng lifestyle, travel, and clubbing. Okay naman, kaso nga lang walang clubs doon. Natawa ang mga kaibigan sa sinagot niya. Ako nga rin, naboboard na sa beach house namin. Sabat naman ni Alfie, isa ring bakla na nagpapanggap bilang lalaki. Natatakot pang umamin dahil isang magiting na general ang daddy nito. Ako? I enjoyed my vacay in state, ha? Huh? I learned a lot sa isang gwapong professor na nakilala ko doon. Kwento naman ni Dahlia. Dalawa lang silang babae sa circle nila. Itong apat na ito ang naging close niya mula pa nung high school. Katulad niya kasi ay hindi plastic ang mga ito kung ituring siya. Sumasalamin sa mga itong ugaling pinapakita niya. Wala silang pinagkaiba. Mabait lang sila sa mga taong alam nilang pure ang intention sa kanila. Lumalalim ang gabi, pero patuloy pa rin sa pagsasaya sila Crystal. Paminsan-minsan silang umaakyat sa dance floor at nagsasayawan. Tapos bababa naman para mag-retouch at uminom. Pero hindi na siya masyadong uminom. Kasi alam niyang kahit gabi-gabi niyang ginagawa ang ganito noon, alam niyang mabilis siyang malasing. At ayaw niyang magising na kunikwento sa kanya ni Antoinette kung paano nagkalat sa dress niya ang suka niya. Exaggerated masyado mga kwentong yun ni Antoinette. Pero pag naaamoy niya ang sarili niya kinabukasan, nandidiri talaga siya. Oh, ikaw naman, Crystal! Malakas na sigaw ni Sam matapos nitong inumin ang margarita. Ha? Huh? Ako na? What I'm gonna do? Mahinhin niyang tanong. Tipsy na siya tapos heto na naman at naglalaro na sila ng dare na yan. Did you see that guy? Tinuro ni Sam ang lalaki sa dulo ng island counter. Nakatagilid ito mula sa pwesto niya kaya unang-una niyang napansin ang matangos na ilong ng lalaki. Pinasadahan niya ito ng tingin. Ang black polo nito ay nakatupi hanggang siko ang sleeve. Matipuno ang katawan at parabang napakatangkad. Aha, anong gagawin ko sa kanya? Agawin mo yung shot na ibibigay ng bartender sa kanya. Let's see kung anong ire-react niya. Binuntutan ni Alfie ng bungisngis ang sinabi nitong yon. Nakaramdam ng kaba si Crystal dahil mag-isa ang lalaki at parang napakaseryoso. Baka pagalitan siya kapag inagaw niya ang shot nito. But no, knowing her, masyadong mabenta ang charm niya sa kahit na sinong lalaki. Pero ilang beses na silang naglaro sa kahit saang club,
Ngayon lang siya nagdalawang isip na lumapit sa isang lalaki. Naka-side view pa lang kasi ito, nakaka-intimidate na. Are you afraid that he might reject you? Kaya nakaupo ka pa rin dyan at nag-iisip pa kung tutuloy ka ba o hindi? Pang-aasar ni Dalia sa kanya kaya't napantig ang tenga niya. Oh gosh, Crystal. We know you, girl. Si Alfie. Wala kang inuurungang dare. Of course. Mabilis na sagot niya at tumayo na. Just watch and learn. Malandi ang boses na sabi niya, kaya naman malakas na natigilan ang mga kaibigan niya. Uminom muna ng isang shot ng piña colada si Crystal bago siya naglakad papunta sa lalaking mag-isa sa island counter. Malayo pa siya sa pwesto nito nang uminom ulit ito ng isa pang shot. Nakita niya kung paano magtaas-baba ang Adam's apple ng lalaki nang lunukin ito ang alak. Napakahat nitong tingnan sa ang gulong yon. Hindi maintindihan ni Crystal kung bakit tumibok ng mabilis ang puso niya nang tuluyan siyang makalapit sa likuran ng binata. May bagong shot na bigay dito ang bartender. Akmang iinumin na sana yon ng lalaki nang mabilis na pumwesto siya sa harapan nito. Naagaw niya ang basong hawak nito nang walang kahirap-hirap. Nilagok niya ang alak doon at hindi man lang inalis ang tingin sa mga mata ng lalaki. Ni hindi niya narinig ang tilian ng mga kaibigan niya mula sa may kalayuan nang magtama ang kanilang mga mata. Nahihirapang nilunok ni Crystal ang alak ng matalim na tinitigan siya ng lalaki. Sino ba siya para agawin ang shot para dito? Matapos yung lunukin ay napatingin ito sa lalamunan niya pababa sa may cleavage niya at muli ring ibinalik ang tingin sa kaniyang mga mata. Ngayong nakikita niya sa malapitan ng lalaki ay hindi niya mapigilan ang sarili na palihim itong hangaan. Makakapal kasi ang kilay na bumagay sa malamlam nitong mga mata at sa matangos na ilong, idagdag mo pang mga labi na kasing pula ng mansanas. Sa loob-loob niya ay lihim siyang nagdasal na mahalika ng mga labing yon. Lasing na talaga siya kaya siya nakakapag-isip ng ganoon. Lihim siyang napalunok nang bumaba ang tingin niya sa nakabukas na botones ng polo nito sa may bandang dibdib. Nagkikislapan ang mga balahibo doon kaya tumama roon ang ilaw ng mga neon lights. Nagiging pasaway ang utak niya dahil gusto niyang haplusin ang mga balahibong yon. Kapag nakainom talaga siya, kung ano-ano na lang ang kahalayang naiisip niya. Quit ogling, miss. Gumuhit ang sarkastikong ngiti sa mga labi nito matapos sabihin yon. Bakit mo kinuha ang shot ko? Seryoso siya nitong hinarap. Totoo nga. Nakaka-intimidate ang aura nito, lalo na pag nasa malapitan at kapag nagsasalita na. Baritono ang tinig. Pero lihim na pinagpapantasya ni Crystal ang lalaki sa harap niya ngayon. Kaya ang ginawa niyang pag-agaw sa shot nito kanina lang ay naulit na naman nang maglagay na naman ang bartender ng alak sa harapan nila. Mabilis na nahawakan niya ang baso at hindi rin naman ito nagpatalo. Kaya ngayon ay nasa ibabaw na ang kamay niya ng maugat nitong kamay. Pinipigilan siyang inumin ang shot na para dito. Halos manginig si Crystal nang maramdaman sa balat niya ang mainit nitong palad. Isang hindi mapangalanang sensasyon ang sumugid sa kaibuturan niya sa mga sandaling yon. It's only a dare. I can buy my own drinks if I want to. Baka iniisip kasi nito na hindi niya kayang bumili ng alak. Napatango ito habang hindi pa rin binibitawan ang kamay niya. Maya-maya pa inangat nito ang baso kahit nakahawak doon ang mga kamay nila. Ininom nito ang alak sa loob noon at hindi man lang inaalis ang tingin sa kanya. Nang maibaba nito ang baso ay pinisil nito ang kamay niya. Nanginig tuloy ang kalamnan niya sa ginawang iyon ng lalaking kaharap. Napabitaw si Crystal sa pagkakahawak nito sa kamay niya. Tutal ay nagawa niya naman ang dare, pwede na siyang umalis sa harapan nito ng walang paalam. Pero ang tangka niyang pagtalikod sa lalaki ay hindi nangyari nang lumipat sa hagdan sa likuran nito ang paningin niya. Binundol ng matinding takot at kabang dibdib niya nang makita si Leon, ang lalaking stalker niya at matagal nang naghahabol sa kanya. Hindi niya ito mapaalis sa buhay niya kahit ilang beses niya na itong nireject at pinagtabuyan. Parang nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Leon habang nakatingin sa kanila ng lalaki.
At dahil galit siya dito, ay isang planong naisip niya. Hindi niya pa nagagawang pagselosin si Leon. Baka pag ginawa niya yon, ay layuan na siya nito. Imbis na layuan ni Crystal ang lalaki sa harap niya, ay mas lumapit pa siya rito. Walang paalam na pumwesto siya sa gitna ng mga hita ng lalaki at kumapit sa batok nito. Idinikit niya pa ang dibdib sa katawan ng lalaki para mas magmukhang may namamagitan sa kanila. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Crystal dahil hindi niya akalaing sasakyan ng lalaki ang trip niya. Dumapo lang naman sa maliit niyang mga bewang ang magaspang nitong mga kamay. Criss-cross ang style ng dress niya. Kitang-kita ang bewang niya dahil bukas yon, kaya ramdam na ramdam niyang nakapaninindig balahibong haplos ng lalaki. Part pa rin ba ito ng beer? Mahina nitong bulong sa tenga niya, dahilan kung bakit mas lalo siyang nanginig. Nakakakiliti ang ginawa nitong pagpisil sa bewang niya, pero gusto niya ang ginagawa nito. Part of the dare. Nauutal niyang sagot. Nawala si stalker ang atensyon niya nang maramdaman niyang bumaba ang ulo ng lalaki sa leeg niya. Masyado itong matangkad kaya kailangan talaga nitong yumuko para maabot siya. Napapikit na lang si Crystal nang walang kahirap-hirap na dumampi sa leeg niya ang mga labing kanina lang ay dinadasal niya. Dampi pa lang yon. Hindi halik pero para na siyang mawawala sa katinuan. Napakasarap sa pakiramdam. Inaamoy siya ng lalaki. Then, can we take this dare into something serious? What do you mean? Nainis siya sa biglaang paglambing ng boses niya. Umaakit na kasi ang mga kamay nito sa may bandang tiyan niya at napakasarap nun sa pakiramdam. Mas dinikit pa ni Crystal ang katawan sa gwapong lalaki at napasinghap na lang siya nang mapunta sa baba ng kanyang dibdibang naglulumikot nitong mga kamay. Napatingin siya sa paligid. May sariling mundo ang lahat habang siya'y unti-unti nang nalulunod sa maiinit na haplos ng lalaking inagawan niya ng shot kanina. Tuluyan siyang nawala ng lakas ng halikan nito ang leeg niya. Nakakakiliting sensasyon ang bumalot sa kanya lalo pa ng marahan itong sinipsip ang parting yon. Pipikit na sana siya dahil sa sarap pero naisip niya na lumalagpas na siya sa limitasyon. Mabilis na bumalik sa wisyo si Crystal at naitulak palayo sa kaniyang lalaki. Muling nagdama ang kanilang mga mata at katulad niya ay parang nagising din ito sa isang panaginip. Apologetic na pinasadahan siya nito ng tingin. I'm sorry. Pakiramdam ni Crystal ay hinaplos ng may init na kamay ang puso niya dahil sa narinig. Ito pa talaga ang humingi ng tawad samantalang siya ang unang lumapit dito. Sorry din. Matapos sabihin yon, ay kagad niyang tinalikuran ng lalaki. Lasing na siya. Nagpadala siya sa kalasingan. Kung hindi rin kasi sumulpot ang Leon na yon, ay hindi siya nakipagyakapan sa isang estranghero sa isang public place. Dahil sa inis na nararamdaman ni Crystal, ay nagpaalam kagad siya sa mga kaibigan na uuwi na. Nang makarating sa kondo niya ay hindi kagad siya nakatulog. Kahit nalasing siya, ay nahirapan siyang makatulog. Pabalik-balik sa isipan niyang nangyari sa kanila ng lalaking hindi naman niya kilala. Hindi nilulubayan ng gwapo nitong muka ang utak niya. Kahit nakapikita yung lalaki pa rin ang nakikita niya. Kung hindi pa niya nilakasan ng volume ng TV sa loob ng kwarto niya, ay hindi kagad siya nakatulog. Kinabukasan, ay nagising na lang si Crystal sa sunod-sunod na katok sa pintuan ng kwarto niya. Senyorita? Boses yon ni Antoinette. Senyorita, gumising ka na. Diyos ko, ano ba tong mga pinagagawa mo? Ano bang ginawa ko, Antoinette? Nakapikit na sigaw niya mula sa loob. Buksan mo na lang kasi itong pinto, senyorita, nang makita mong kalat ng mukha mo sa internet. Napabalikwas ng bangon si Crystal dahil sa sinabing yon ng kasambahay. Minulat niya ang mga mata at kagad na bumaba mula sa kanyang queen-size bed. What did you say? Bulalas niya nang tuluyan ang bumukas ang pinto. Iniluwa nun si Antoinette na hindi na maipinta ang muka. Hindi niya alam kung nalulungkot ba ito, natutuwa o kinikilig o nasusuka. Tingnan mo to! Pinakita nito sa kaniyang screen ng basag at luma nitong cellphone. Oh, ano namang meron dyan? Naiirita niyang tanong.
Paano kasi? Ginising lang siya nito para lang ipakita sa kanyang picture ng isang babae at lalaki. Nagyayakapan sa loob ng isang club. Malabo pa ang paningin niya dahil kakagising niya lang. Senyorita naman, tingnan mong mabuti! Antoinette, inaantok pa ako! Pabalik na sigaw niya at pabagsak na muling nahiga sa kama. Sige, babasahin ko para sa'yo para mas lalo mong maintindihan ang balitang to. Nakapikit na hinayaan niya na lang ang trip ni Antoinette. Mailap sa publiko ang gwapong anak ni Senador Eduardo Cortez na si Congressman Nixon Cortez, pero kagabi lang ay nakita itong nakikipagyakapan kay Crystal Cuevas na anak naman ng isang businessman sa bayan ng San Quintin. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Crystal nang marinig ang pangalan niya sa binasang iyon ni Antoinette. Hindi niya alam kung talagang binabasa nito sa news ang sinasabi o pinagtitripan lang talaga siya. Totoo ba yan, Antoinette? Dahil sa intimate na yakapan ng dalawa, ay masasabing may relasyon nga si Congressman Nixon Cortez at ang asyendera na si Crystal Cuevas. Pagpapatuloy pa ni Antoinette sa pagbabasa at walang pakialam kahit para na siyang aatakihin sa puso. Nako, si Senyorita talaga. Matagal na pala kayo nagtatago niya si Congressman Nixon, ha? At ang gwapo niya, Senyorita. Bagay na bagay kayo. Relasyon? May relasyon sila ng lalaking inagawan niya ng ala kagabi? Eh hindi niya nga kilala ang lalaking yun. Ngayon niya nga lang nalaman ang pangalan ng lalaki dahil sa balitang gumimbal sa kanya ngayong umaga. Congressman? Isa siyang congressman? Bulong ni Crystal sa sarili habang nakatingin lang sa wall ng kwarto niya. Oo, Senyorita. Isa siyang congressman. Sus, kunwari ka pa na hindi mo alam. Ang dami nang natulungan niyan. Bukod sa mabait at gwapo, napaka-gentleman pa. Pagyayabang pa ng kaharap. Senyorita, bakit ang tagal mong inilihim sa amin ang relasyon niyo ni Congressman? Tingnan mo, oh, ang daming nawindang sa comment section. Muling ipinakita ni Antoinette sa kanya ang screen ng cellphone nito. They look cute together. Bagay na bagay sila. Magandang heredera at isang gwapong politician. Wow! Sana all! Sana ang susunod na balita ay kung kailan sila ikakasal. Sa lahat ng nababasa niyong comments, ay doon lang talaga bumilis ang tibok ng puso niya. Kasal? Sa isang tao na hindi niya kilala? Pakiramdam niya ay mahihimatay yata siya sa isiping yun. Kinakabahan siya sa hindi niya malamang dahilan. Para siyang nasusuka dahil sa biglaang paglumikot ng mga pesting hindi niya mapangalanan sa loob ng kanyang tiyan. Kagabi lang nila nakita ang isa't isa, ni hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na magpakilala sa isa't isa. Tapos ngayon, biglang hihiling ng kasal ito mga netizens na nakikichismis lang sa social media. Oh my gosh! I'm doomed! Wala sa sariling naibulalas ni Crystal matapos niyang bisitahin ng lahat ng social media apps sa cellphone ni Antoinette. Mapa Twitter, Instagram, TikTok, pati sa Google ay kalat ang mga pictures niya habang kayakap ang gwapong lalaki na inagawan niya ng ala kagabi. At tama nga ang sinasabi ni Antoinette, si Nixon ay isang congressman sa Pampanga. Sa tulong ni Google ay nalaman niya ang buong pangalan nito at kung gaano kakilala ang angkan na pinagmula ng binata. Nakita niya rin ang mga award at achievements nito at kung saang school nakapagtapos. Sa ibang bansa pala ito lumaki kaya naman hindi pamilyar sa kanya. Sa dami ng nakafling niyang lalaki, sa isang intelligent at successful na congressman pa talaga siya na link. Ang daming pictures ni Congressman Nixon ang nakita niya. Karamihan ay kapag tumutulong ito sa mga rescue operation at sa mga lugar na nasasalanta ng bagyo. Senyorita! Focus na focus siya kakasto kay Nixon nang marinig na naman ang malakas na pagtawag ni Antoinette sa kanya. Sandali kasi siya nitong iniwan kanina dito sa kwarto niya habang binabackground check niya si Nixon. Tumawag nga pala si Senyorito Braxton kanina. Ang sabi kailangan mo raw umaten sa isang gathering mamaya sa BGC. May urgent conference daw kasi siya sa Hong Kong mamaya kaya kailangan mong pumunta para ipresenta ang pamilyang Cuevas. Naiiling na ibinato ni Crystal ang cellphone sa ibabaw ng kama niya at ngaling-ngaling magtungo sa banyo para makaligo na. Ang Kuya Braxton niya talaga. Alam na nga nitong ayaw niya ang mga business gatherings o mga party ng pangmatanda. Siya pa rin talagang inuutusang umaten kapag wala ito.
wala rin naman siyang gagawin doon kung hindi ang makipagngitian sa mga business partners ng pamilya niya. Pero wala naman siyang magagawa. Hindi siya pwedeng umangal. Yun na nga lang ang naitutulong niya. Sporting her maroon silk dress with a high slit on her right leg, Crystal walked towards the hall with her expensive stiletto. Kapag ganoon na nasa business gatherings or charity ball siya, ay nagiging sopistikada siyang tingnan. Ayaw naman niyang ipahiya ang mga magulang. She's really aware na ang mga taong makakasalamuha niya sa gabing yon ay mga mayayamang negosyante ng bansa. Oh, Iha, buti naman at nandito ka. I heard may urgent conference ang kuya mo tonight. Lumapit sa kanya si Madam Isabel, ang executive director ng isang shipping company sa Cebu. Kasama nito ang anak na si Gwyneth, kaidara niya lang din. Pero dahil sa likas na maldita ito, ay hindi sila magkasundo dahil mas maldita rin siya dito. Hello, tita. Good evening po. Yes po, Dad and Mom are both busy. Ako ang bunso. So sa akin mapapasa ang pag-attend sa mga ganitong events. Binuntutan niya ng tawang sinabi niyang yon. Nakipagbeso siya sa mag-ina kahit pa alam niyang nakikipagplastikan lang si Gwyneth sa kanya. You're trending all over social media, ha? Maarteng sabi ni Gwyneth. Mapulang-mapulang makapal nitong lipstick. Is it true? Na boyfriend mo talaga si Nixon? Kung banggitin nito ang pangalan ng binatang congressman na yon, ay parang magkakilalang magkakilala ang dalawa. At dahil alam niyang inggitera ang kaharap, ay isang sarkastikong ngiti ang pinakawala ni Crystal. Yeah, we're being lucky. Gusto naming maging private ang relasyon naming dalawa, kaya ngayon lang lumabas ang tungkol doon. Pagsisinungaling niya sa kagustuhang painggitin pa ang kaharap. At sa nakikita niyang pag-irap nito, alam niyang naiinis na si Gwyneth sa kanya. Schoolmate niyang babae mula preschool hanggang college at hilig talaga nitong agawin ng lahat sa kanya, maging ang mga close friends niya. Oh, speaking of the handsome congressman! Ani, Tita Isabel, at napatingin ito sa main door ng hall. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Crystal nang makita ang matangkad na lalaki na ngayon ay papasok na at patungo sa direksyon nila. Eleganteng itim na suit ang suot nito na pinaresa ng mamahaling trouser at sapatos. Ang gintong rilo sa pulsuhan nito ay nagsasabing hindi ito basta-bastang personalidad lamang. Ang aura nito, ang matikas na tindig at ang broskong pangangatawan, maging ang paraan ng paglalakad ay naguhumiyaw na isa itong karsper-spetong tao. Hindi magkamayaw sa loob ang malakas at mabilis na pagpintig ng puso ni Crystal nang magtama ang kanilang mga mata. Walang emosyon ang mukha na papalapit ito sa kanila. Hindi niya alam kung magtatago ba siya o tatakbo. Dahil ang akala nitong mga babaeng kaharap niya ay nobyo niya talaga ang binata. Hi, Nixon! Naglakad papalapit dito si Gwyneth. Hinalikan sa pisngi ang binata. Pinapakita sa kanya na malapit sa isa't isa ang dalawa. Hello, Gwen. Hello, Tita Isabel. Bumeso naman ang binata sa dalawa habang ang mga mata ay nasa kanya. Hindi tuloy makagalaw si Crystal sa kinatatayuan. Good evening, handsome. By the way, nandito ang girlfriend mo, sabi ni Tita Isabel. Lihim na napalunok si Crystal nang makitang nagsalubong ang makapal na kilay ni Nixon. Girlfriend? Takang tanong nito na mas nagpabilis ng tibok ng puso niya. Paano kung malaman ni Gwyneth na nagsisinungaling lang siya kanina? Yeah, trending kayo sa social media, right? Bakit parang hindi mo alam na girlfriend mo si Crystal? Natatawang tanong ni Gwyneth. Kumulo bigla ang dugo ni Crystal. Halata naman na may gustong palabasin ng bruha. Magsasalita pa sana itong muli ng masilaw si Crystal sa nakikislapang mga ilaw sa paligid nila. Huli na nang mapagtanto niyang ilaw palayo ng napakaraming kamera na ngayon ay nakatutok na sa kanilang dalawa ni Nixon Cortez. Nagsilapitan sa kanilang press at ang media. Napakabango pa ng chismis tungkol sa kanilang dalawa ng binata. Tapos ngayon ay makikita pa silang magkasama sa iisang event. Hindi sanay si Crystal sa ganoong mga pangyayari na pagkakaguluhan siya ng maraming reporters at tatanungin siya ng kahit na ano tungkol daw sa relasyon nila ni Nixon. Ni hindi niya alam kung paano sagutin ang mga yon dahil palagi namang pribado
ang buhay nila kahit pa nakakaangat sa lipunan ang pamilyang pinagmulan niya. Hindi siya nakagalaw sa kinatatayuan nang dumugin siya ng maraming tao. Naramdaman na lang ni Crystal ang mainit na palad na dumampi sa palad niya hanggang sa hilahin siya ng kamay na yon palayo sa may ingay ng mga reporters at nagkikislapang flashes ng mga kamera. Bumilis ang tibok ng puso niya nang mapagtantong si Nixon ang humihila sa kaniya palayo sa lugar na yon. Bumagal yata ang oras habang tumatakbo sila palabas ng hall. Are you okay? May masakit ba sa'yo? Naapakan ka ba ng mga reporters? Sunod-sunod na tanong ni Nixon sa kanya nang makapasok na sila sa loob ng kotse nito. Nakatingin ito sa mga mata niya nang may pag-aalala habang siya'y hinihingal na hinarap lang ito. Yes, I'm not okay. Mangiyak-ngiyak niyang sagot. Bumaba ang tingin niya sa paa niyang may stelito dahil natapilok lang naman siya kanina. Pero pinilit niyang tumakbo dahil sa nakakatakot na mga tanong na binabato ng mga reporters sa kanya. Masakit ang paa ko. Maluha-luha niyang saad at nahaplos ang kumikirot na binte. Akin na, titingnan ko. Akmang hahawakan sana ni Nixon ang binti niya pero nakita niya sa labas ng bintana ang paparating na mga reporters na naghahabol sa kanila. You can check it here. We need to go. Nandiyan na yung mga reporters. Nagmamadali siya sa pagsasalita. Ayaw niya kasi talagang humarap sa mga taong yon. At ayaw niya nang dagdagan ang mga kasinungalingang sinabi niya kay Gwyneth kanina. Sinunod naman ni Nixon ang sinabi niya at mabilis na pinasibad nito ang kotse palayo sa lugar na yon. Namumula na. Malutong na murang lumabas sa bibig ni Nixon matapos nitong sabihin yon at hubarin ang steleto niya. Titig na titig sa paa niyang namumula nga. Lihim na napalunok si Crystal nang dumampi na naman sa balat niya ang mainit nitong mga kamay. It's okay, ipapahilot ko na lang. Nakaluhod ang binata sa harap niya at nakahawak sa binti niya, habang siya naman ay nakaupo sa malambot nitong sofa. Pagkagaling nila sa event kanina, ay dinala siya ni Nixon sa condo nito. Doon lang daw kasi ang pinaka-safe na lugar para sa kanilang dalawa. Para hindi na sila dumugi ng press dahil lang sa fake news tungkol sa kanila. Disente naman ang congressman kung titingnan, kaya hindi na siya natakot ng sabihin nitong sa condo siya nito dadalhin. Nakakaramdam lang siya ng kaba lalo na pag nagtatama ang kanilang mga mata. No, kailangan muna nating lagyan ng yelo ang paa mo para hindi mamaga. Anitong walang emosyon sa muka. Manang Ising! Tawag nito sa kasambahay na bumukas ng pinto kanina. Si Manang Ising ang caretaker ng kondo nito. Sir! Pwedeng pahingi po ng yelo. Kailangan kasing... Nixon... Putol niya sa binata. Ayoko sanang lagyan ng yelo. Malamig. Ayoko ng malamig. But baby, it will get swollen. Nanindig talagang balahibo ni Crystal dahil sa narinig. Baby? Tinawag siya nitong baby? Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang maglumikot ng mga pesting daga sa loob ng tiyan niya nang marinig yon. Namamaga na siya. Kailangan hindi siya mamaga bago natin ipahilot. Anito, sa punong-puno ng pag-aalala lang muka. Gustong himatay ni Crystal sa kilig. Pwedeng tiisin mo muna ang lamig. Ayokong magka-problema ang paa mo dahil sa akin. Pero konting sprain lang naman yan. Hindi. Kailangan nating ipatingin kagad tong paa mo. Hinayaan na lang ni Crystal ang binata kung ano man ang gusto nitong gawin sa paa niya. Masarap naman sa pakiramdam ang banayad na paghaplos ni Nixon sa paa niya habang dinidikit doon ang yelo. Hindi siya makapaniwala ng isang kagalang-galang na congressman ay nakaluhod ngayon sa harapan niya at binibigyan siya ng kakaibang pakiramdam. Umusbong na lang bigla ang kakaibang damdamin sa puso niya. Hello, Captain? Natigilan si Crystal sa paghilot sa binti niya nang makita sa harap niya na may kausap sa cellphone si Nixon. Sandali kasi nitong binitawan ang paa niya para mag-dial ng numero sa phone nito. Yes, may emergency lang kaya ako napatawag. Will you take me to Pampanga right now? Okay, thanks. Paalis na ako. Kaagad na binaba nito ang tawag. Aalis ka? Pupunta ka ng Pampanga? Aalis tayo. Sasama ka sa akin. Ano?
Bakit naman ako sasama sa'yo? Anong gagawin natin sa Pampanga? Look, Crystal, namamagana ang paa mo. Hindi ko kayang tingnan niya ng ganyan, knowing na ako ang may kasalanan kung bakit nangyari sa'yo yan. Pero, hindi naman natin kailangan magpunta pa sa Pampanga. I can see a doctor right now. No, kailangan lang na ipahilot yan. Kung seryoso nangyari sa paa mo at hindi kaya nang manghilot, tsaka tayo pupunta sa ospital. Please, sumama ka sa akin. Parang batang nahipnotismo si Crystal sa malamlam na mga mata ni Nixon habang nagmamakaawang nakatingin sa kanya. Wala sa sariling napapayag na lang siya nito na sumama sa Pampanga hanggang sa natagpuan na lang ni Crystal ang sarili na sakay ng isang chopper para mabilis daw kagad ang biyahe nila papunta sa manghihilot na sinasabi ng binata. Oh my God! Ang sakit! Literal na umiiyak talaga si Crystal nang hilutin ng isang matandang babae na may dilaw na bandana sa ulo ang paa niya. Pakiramdam niya ay mas nabali pa yon dahil sa marahas na pag-ikot nito sa paa niya. Isang beses lang nitong pinaikot yon pero napuno ng luha niya ang polo na suot ni Nixon sa bandang tiyan nito. Nawala na siya ng hiya at yumakap sa torso ng binata. Aware kasi siya na masasaktan talaga siya sa gagawin ng manghihilot dahil sinabihan na siya nito na sumigaw na lang siya kung gusto niya. May naipit daw kasi na ugat sa paa niya kaya kailangan ng matinding hilot. Narinig niya pang tumunog ang paa niya nang paikutin nito yun kanina. Ayoko na! Bakit mo ba kasi ako dinala dito? I told you na pwede sa doktor na lang ako pumunta! Malakas na sigaw niya ng bitaw na nang manghihilot ang paa niya. I'm sorry. Sorry na. Siya lang kasi ang kilala kong makakatulong sa'yo para hindi mo na kailangan pumunta sa ospital. Nako, iha. Malayo sa bituka yan. Itong ang nobi mong congressman. Ilang beses nang napupunta rito dahil nababalian ang buto tuwing naglalaro ng basketball noon. Natigilan sa pag-iyak si Crystal. Lahat na lang ba nang nakakasalamuhan yung tao ang akala ay boyfriend niya si Nixon? Ipinaintindi ng matanda sa kanya na dalawang araw muna na huwag niyang ipilit sa paglalakad ang paa hanggang sa mawala ang pamamaga. Tinalian ito ng malinis na bandage ang paa niya pero may mga kasamang dahon na inilagay sa loob. Nakaramdam naman ng kaginhawahan si Crystal dahil hindi na yon kumikirot. Ilang araw ba akong mananatili rito? Takang tanong ni Crystal nang ipasok siya ni Nixon sa sariling kwarto. Kahit ayaw paniwalaan ni Crystal ay napakabilis na mga pangyayari. Nakilala niya lang si Nixon sa bar kagabi at inagawan ito ng alak. Pero ngayon ay nasa mansyon na siya ng pamilyang Cortez sa Pampanga, ang probinsyang kinalakihan ng binatang congressman. Si Aling Badang din kasi magtatanggal ng bandage, kaya kailangan mong manatili dito ng dalawang araw. Pagkatapos nun, pwede na tayong makabalik sa Manila. Pero paano ka? Aalis ka ba araw-araw dahil may trabaho ka? Iiwan mo ako dito sa kwarto mo? Naninigurado niyang tanong. Tumango naman ito bilang sagot. Ano ka ba, Nixon? Dinala mo ako dito kasi nga sabi mo, kasalanan mo itong nangyayari sa akin. Tapos ngayon nahayaan mo kong mag-isa rito sa loob ng mansyon niyo? Paano kapag dumating ang mami at daddy mo? Ang mga kapatid mo? Ano na lang ang sasabihin ko? Daddy's in New York with mom. Next month pa, matatapos ang bakasyon nila. Isa lang din ang kapatid ko, si Claudio. Pero nasa Japan siya ngayon. May photography studio siya doon. Napakamot si Crystal sa leeg. Mabuti naman. Mahihiya kasi siyang humarap sa pamilya ni Nixon. And if you want me to stay, sige, hindi ako aalis. Babantayin kita dito. I can work online. Ginitian siya nito at umupo sa tabi niya. Talaga? Dito ka lang? Hanggang sa gumaling ang paa ko? Tumango ito. Dito lang ako. Sa tabi mo. Pangako. Hindi na naman mapigilan ni Crystal ang paglulumikot ng mga pesting daga sa tiyan niya. Bakit ba ganun ang pakiramdam na hatid sa kanya ni Nixon? Kakaiba. Nakakatuwa. Nakakakilig. Na hindi niya maintindihan. At tinupad nga ni Congressman Nixon ang pangako nito sa kanya. Sa loob ng dalawang araw na pananatili ni Crystal sa mansyon ng mga Cortez ay para siyang reyna kung tratuhin ng mga kasambahay, lalong-lalo na
si Nixon. Hindi siya masyadong nakakalabas at hindi dapat mapuwersa sa paggalaw ang paa niyang na sprain. Kaya lahat ng kailangan niya, lahat ng gusto niyang kainin, ay si Nixon ang nagbibigay nun sa kanya. Kahit pa nga sa banyo ay sinasamahan siya nito, pero pinapalabas niya lang dahil nahihiya siya. Hindi naman sila mag-asawa. Pero ang labis na pinagtaka niya ay kung bakit ang kwarto pa nito ang pinaukupa ng binata sa kanya. Pwede namang sa guest room, hindi ba? Ang nangyari tuloy ay dalawa silang gumagamit ng malapad nitong kwarto. Ang nakakahiya pa, hinayaan siya nitong ukupahin ang king size bed habang ito ay sa mahabang supa lang. Pero alam niya na hindi talaga ito komportable doon. Nagkaroon siya ng chance na makita kung paano magtrabaho ang isang gwapong congressman at kung gaano ito kagaling magresolba ng mga problema kapag may Zoom meeting ito. Lahat naririnig niya. Nakita niya kung gaano katalino ang isang Nixon Cortez at isa yung karangalan para sa isang spoiled brat na katulad niya na wala nang ginawa kundi ang waldasin ang pera ng pamilya niya. At isa lang ang masasabi ni Crystal. Makalipas ang dalawang araw, parang gusto niya na lang na mas kilalanin pa si Nixon. Pwede ba akong lumabas muna bago tayo pumunta sa manghihilot mamaya? Tanong ni Crystal nang lumabas na galing sa banyo si Nixon. Basa ang buhok at topless ang binata. Tanging towel lang ang nakatakip sa torso nito. Hindi niya tuloy maiwasang mapatingin sa ibang direksyon. Ang congressman na ito, inaakit yata siya. Gusto mong lumabas? I know a place. Anito na parang normal lang ang ginagawa. Dumadaos-dos pababa sa dibdib ng binata ang mga tubig galing sa buhok nito. Napakahat nitong tingnan sa ganoong view. Saan? Basta, makikita mo na lang mamaya. Matutuwa ka doon. Do you want to go now? Oo, pero magbihis ka muna. Ayokong may makakita sa'yo na ganyan ka. Gusto na lang kagatin ni Crystal ang dila. Ang bibig niya, pinapahiya siya. Kung anong laman ng utak niya, kusa na lang lumalabas sa bibig niya. Baka isipin ng binata na pinagdadamot niya ang katawan nito sa iba. Nakakalokong tinitigan tuloy siya ni Nixon ngayon. Anong ginagawa mo? Nauutal niyang tanong. Napakapit na siya sa bedsheet na kinaupuan. Si Nixon kasi palapit ng palapit sa kanya, habang siya naman ay wala nang maatrasan. Kakaibang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Nixon! Ayaw mo na may makakita sa akin na ganito? My baby is being possessive, ha? Kasi hindi ka naman talaga pwedeng lumabas ng ganyan. Baka hindi komportable ang mga taong makakakita sa'yo. Palusot niya pa. Katulad mo ngayon, hindi ka komportable? Okay lang sa akin. Dahil sa sinabi niya ay natawa si Nixon, pero halos lumabas na ang puso niya sa sobrang kilig dahil nakatukod na sa magkabilang gilid niya ang mga kamay nito. Kinukulong siya. Konting-konti na lang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi. Okay, magiging topless na lang ako palagi sa harap mo, pero hindi sa iba. Parang nangangakong sabi nito. Why do you call me baby? Pag-iiba niya ng usapan habang nakatitig pa rin sa mukha ng isa't isa. Because I want to. Ayaw mo ba? Gusto. Nahihiyang napaamin siya. Ang endearment kasi na yon ay kiligang hatid sa kanya. Tumango lang ito pero hindi pa rin lumalayo. Nagiging mapungay na ang mga matang nakatingin sa mga labi niya. Gusto kitang halikan ngayon. Pwede rin ba yun? Nang mag-angat si Crystal ng tingin, ay nawalan talaga siya ng lakas. Naramdaman niya na lang kasi ang pagdikit ng mga noon nila. Kung ganito kagandang lalaki ang lalandi sa kanya bawat umaga, hinding-hindi niya aayawan. Pero hindi mo ako girlfriend. Ni hindi tayo fling. Dugtong niya pa. Bakit? Nagpapahalik ka ba sa mga fling mo? Kritikal nitong tanong. Oo naman. Mabilis niyang sagot. Halik lang naman yon. Nagtiimbag ang kaharap na parang ayaw sa isinagot niya. Well baby, from now on, hindi ka na makikipaghalikan sa iba.
I'm sorry but I have to claim your lips right now. For a punishment. And without any words, walang paalam na sinapo ng mga palad ni Nixon ang magkabilang pisngi niya. At inangkin ito ang kaniyang mga labi para daw sa isang parusa. Dahil nagpapahalik siya sa iba. Nakulong na lang sa lalamunan ng singhap ni Crystal. Ni hindi niya tinulak palayo ang binatang congressman. Dahil aminin niya man o hindi, noong nasa club pa lang sila'y halos magmakaawa siya sa loob niya na mahalika ng malambot nitong mga labi. Ang paraan ng paghalik nito sa kanya'y masuyo pero parang uhaw na uhaw. Napakasarap sa pakiramdam. Para siyang batang binilhan ng maraming lollipop. Ni hindi na namalayan ni Crystal na inihiga na pala siya ni Nixon sa malambot nitong kama. Habang ito naman ay pumaibabaw sa kanya. Hinahalikan ang bawat parte ng mukha niya. Pakiramdam niya ay nag-aalab ang apoy na bumabalot sa buong niyang sistema nang maglumikot ang mga daliri nito at natagpuan ang mga sensitibong parte ng katawan niya. Handa na sana siyang magpasakop sa makamundong pagnanasa. Pero tumigil ito sa ginagawa. Why did you stop? Naiirit ang tanong niya pero ngiti lang ang iginanti ni Nixon. Sinasadya yata siyang bitinin. We need to go. Let's do it later. Marahang inalalayan siya nito patayo. Hinapit siya sa bewang pagkatapos ay hinalikan sa ulo. Later? Ibig sabihin, mauulit pa yun mamaya? Bakit ba parang tunog nagdedemand siya na mas lumalim pa yung ginawa nila ng binata kanina? Hindi nga niya ito boyfriend. Nakaramdam ng hiya si Crystal. Kaya namumulang tinungo niya na lang ang banyo para maligo. Pinag-shopping na siya ni Nixon sa online. Kaya may mga damit siyang nagagamit. Ang pag-ihip ng hangin mula sa timog papunta sa hilaga ay tinatangay ang alon-alon na buhok ni Crystal. Ang sarap sa balat ng preskong hangin. Nasa manggahan na sila ni Nixon. Hindi niya mapigilan ang pagtaas ng self-esteem niya. Naglalakad siya at pinagmamasdan ng magandang tanawin habang pinapayungan siya ng isang congressman at alagang-alaga siya. Ang ganda rito, Nixon. Property niyo rin ba to? Namamangha niyang tanong nang makapasok na sila sa manggahan na sinasabi nito. Nasa likurang bahagi ito ng mansyon ng mga Cortez. Napakalawak ng manggahan. Hindi abot ng tanaw niya ang dulo. Malilim ang kapaligiran. Bigla niya tuloy na miss ang hasyenda nila. Yes, ito ang regalo ni Daddy kay Mommy nung kasal nila. Napaawang ang bibig niya. Parang si Ate Zia niya. Niregaluhan din kasi ito ni Kuya Raver ng isang magandang beach house sa Siargao. Siya kaya, kailan din siya niregaluhan ng mga ganitong property? Gusto niya sana yung mga taniman ng iba't ibang prutas. Natigil siya sa isiping yon nang bigla na lamang may iilang mga bata ang nagtakbuhan papunta sa kanila. Napaatras siya dahil yumakap kaagad ang mga ito sa binatang katabi niya. Kuya Congressman, nakauwi ka na pala galing Manila! Malakas na tanong ng maliit na bata na sa tingin niya ay nasa 5 years old pa lang. Kuya Congressman, mas lalo kang gumagwapo ngayon ah! Sabi pa ng isang batang babae. Mas matangkad ito kesa isa kanina. Kuya Congressman, kumusta po ang Manila? Kailan niyo ulit kami papasyal doon? Sabi pa ng isang batang babae na naka-ponytail ang buhok. Hinawakan ito sa kamay ang mga bata at dinala sa ilalim ng punong mangga na may bench. Siya naman ay natutuwang nakasunod lang sa apat. Mahilig pala sa bata itong gwapong congressman. Babalik agad tayo, syempre, kapag hindi na masyadong hectic ang schedule ni Kuya Congressman. Nakangiting sagot ng binata sa mga bata. By the way, this is Letlet, Anna, and Irich. Pagpapakilala nito sa mga bata. Hi po! Sabay na bati sa kanya ng mga ito. Tumugon naman siya. Hindi siya mahilig sa mga bata. Pero ngayon, parang gusto niya na lang makipaglaro sa mga ito. Siya nga pala, may papakilala ko sa inyo. Hindi pa man natatapos ang sinasabi ni Nixon, ay bigla na lamang nagsalitang napaka-cute na naka-ponytail. Ipakilala mo na, kuya! Ang ganda niya po, makinis at matangkad! Siya na ba ang girlfriend mo, Kuya Congressman? Siya na ba ang magiging mami ng mga anak mo? Maging si Crystal ay hindi na napigilang matawa
dahil sa tanong ng mga bata. Napahalakhak tuloy silang dalawa ni Nixon. Gusto ko siyang maging girlfriend. Tanungin niyo nga siya kung payag ba siyang maging girlfriend ko. Seryosong tiningnan siya nito pero kita niyang may nakakubling ngiti sa mga mata ni Nixon. Ate maganda, gusto mo bang maging boyfriend si kuya? Ayoko pa. Baka kasi hindi lang ako ang babaeng dinala niya rito. Nako, wala po. Ikaw lang po. Sagot ni Letlet. Bagay po kay ni Kuya Congressman, Ate Maganda. Nakurot niya sa pisngi si Ana dahil sa sinabi nito. Ang batang ito, dinadagdagan pa ang kilig niya. Pero di ba po Kuya Congressman, may crush siya yung si Mayor Shasha? Yung pumupunta po sa mansyon para sunduin kayo. Nangunot ang noo ni Crystal dahil sa narinig. Sino si Mayor Shasha? Nakangiting tanong niya kahit ang totoo ay nakakaramdam siya ng pait sa loob ng puso niya. Basta, magandang pong mayor siya. Nilalambing niya lagi ang kuya congressman namin tapos hahalik siya sa pisngi ni kuya. Medyo bagay din naman po sila kasi nga ang sabi ni nanay, pareho silang nagsisilbi sa mga tao at sa bayan. Ang mga sinabing yun ni Letlet ang naging dahilan kung bakit hindi na umimik si Crystal mula noong dinala ulit siya ni Nixon sa manghilot hanggang sa makabalik sila sa mansyon. May problema ba? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Nixon nang makapasok na sila sa kwarto nito. Wala naman. Total natanggal naman ang bandage sa paa ko at saka maayos ng paglalakad ko. Pwede bang umuwi na ako? No, you can't go home. Hanggat hindi natin napag-uusapan kung ano man ang dahilan kung bakit, bigla na lang hindi mo ako pinansin mula pa kanina. Wala naman. Bigla lang akong napagod. Then, magpahinga ka muna. Iahatid kita kapag maayos ng pakiramdam mo. If you don't want me here, then I'll go outside. Basta mag-usap tayo mamaya. Pinataka nito ng halikang noo niya. Kita niyang ayaw pa sana nitong lumabas at gusto siyang makasama pero mabilis na nahiga na siya. Ano bang problema mo, Crystal? Bakit ka nagkakaganyan? Naiinis na kinastigo niya ang sarili. Hindi niya itatanggi na bigla siyang nakaramdam ng selos kanina nang banggitin ng mga bata ang mayor na iyon. Hindi dapat siya nakakaramdam ng ganon dahil wala namang namamagitan sa kanila ni Nixon. Imbis na matulog ay kinuha niyang cellphone at nag-search tungkol sa mayor na sinabi ng mga bata. At nang tuluyang makitang litrato ng magandang mayor at mga achievements at award nito, ay halos manliit si Crystal sa sarili. Kung titingnan, ay hindi siya bagay sa isang Congressman Nixon Cortez. Isa lang siyang tagawaldas ng pera ng pamilya niya. Niwala pa siyang awards na nakukuha. Dahil sa panliliit sa sarili, ay hindi mapigilan ni Crystal ang mapaluha. Napagtanto niya na lang na nagkakagusto na pala siya kay Nixon. At dahil hindi niya pwedeng ipilit ang nararamdaman, ay nasasaktan siya. It's been 3 weeks nang makauwi si Crystal sa mansyon nila. Hindi sila nakita ni Nixon nang umalis siya dahil ng araw na yon ay may urgent meeting ito sa Kongreso. Ni hindi nakapagpaalam sa kaniyang binata dahil tulog daw siya nang umalis ito. Naisip niya na baka mahirapan lang siya kapag nagpaalam sila sa isa't isa. Kaya nagpasundo kaagad siya sa private pilot nila. 3 linggo nang nakakalipas pero hindi pa rin siya nagpaparamdam? Natatawang tanong ni Kiana. Nasa hasyenda na naman sila at nagpapahangin sa may waterfalls. Siguro nga hindi ka talaga niya type dahil hindi ka rin politician. Ganon, kapag ba hindi mo ka-level, hindi mo pwedeng magustuhan? Salamat ha, naging kaibigan kita. Sarcastic kong nganitian niya si Kiana. Imbis na damayan kasi siya sa lungkot na nararamdaman niya, ay dinadown pa siya. Eh hindi ka nga niya hinahanap eh. Sana gumawa man lang siya ng paraan para makausap ka, hindi ba? At mag-explain sa'yo kung anong ibig sabihin ng halik niyang yon. Kuwento niya kasi dito ang lahat at kung paano kumalat ang fake news sa kanilang dalawa. Pero hindi niya ginawa. Ibig sabihin, baka yung Mayor Shasha talagang gusto niya. Hay, bahala na nga. Naiirita siya. Ayaw niyang isipin si Nixon. Sumasakit lang ang ulo niya. Babalik ulit ako sa Manila mamaya. Gusto mo bang sumama? Hindi siya sasama. Baritonong tinig mula sa likuran nila.
ang Kuya Braxton niyang dumating, nakasakay sa alaga nitong kabayo. May mga gagawin pa kami rito sa asyenda. Ang sagot na yun ng kuya niya ang dahilan kung bakit pinamulahan ng mukha si Kiana. Itong dalawang ito, pinapahalata talaga na may something sa mga ito. Kaagad na nagpaalam si Crystal sa mga magulang ng araw na yon. Babalik siya ng Maynila dahil nabuburyong na naman siya sa mansyon nila. Malakas na tunog ng music ang pumapailan lang sa kabuuan ng club kung nasaan si Kiana ngayon. Naglulumikot din ang mga neon lights katulad ng paglulumikot niya at pagsasayaw sa dance floor. Medyo lasing na sila ni Dahlia. Out of town ang iba pa nilang mga kaibigan kaya silang dalawa lang ang magkasama ngayon. Dahlia, banyo lang ako ha? Pagpapaalam niya sa kaibigan. Tumango naman ito at kagad na tumalima para samahan siya. Nakaramdam ng kaginhawaan si Crystal matapos niyang umihi. Nag-retouch lang siya sandali dahil may munting pawis sa noo niya at kagad na lumabas sila ni Dahlia. Aakit sana sila sa second floor para magpahinga muna sa pagsayaw ng isang pamilyar na init ng kamay ang marahang humila sa kanya. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita si Nixon na walang emosyon ang mukhang nakatingin sa kanya. Mauna na ako. Pagpapaalam ni Dahlia at nauna itong umakyat sa pangalawang palapag ng club kung saan sila umiinom kanina. Hinayaan siya sa mga kamay ni Nixon. Nixon! Hi! Baling niya sa binata. Kinununot niya ang noo para hindi mahalata na nasasabik siya sa kaharap. Crystal, can we talk? Aha? Tungkol saan? Maang niyang tanong kahit alam niya naman kung ano ang dapat nilang pag-usapan. Hindi pa man nakakasagot ang binata nang bigla na lang kabugi ng matinding kaba ang puso niya. Dahil iilang mga flashes ng camera na naman ang nagsulputan. Doon pa talaga sila nagtagpo ni Nixon sa ganoong lugar kung saan nakakalat ang mga reporters. Napakabilis na mga pangyayari. Namalay na lang ni Crystal na masuyong hinapit na ni Nixon ang bewang niya. And with just one swift move, natagpuan niya na lang na inaangkin na naman ng binata ang mga labi niya. Sa harap ng nakakasilaw ng mga ilaw at sa harap ng mga taong nagkakalat ng fake news na may relasyon silang dalawa. Nixon, bakit mo ginawa yun? Pabuliyaw na tanong niya nang ipasok na naman siya sa kotse nito. Mapag-angkin na hinahalik-halikan lang nito ang mga kamay niya. Walang pakialam sa pagbubunganga niya. May mali ba sa ginawa ko? Nakangiting tanong nito. Oo, mali. Alam mong bawal akong malink sa'yo. Hindi mo ba alam na ang daming hate comments tungkol sa atin? Hindi dapat tayo pinag-uusapan ng lahat. Kayo ni Mayor Shasha ang gusto ng mga tao. Bumuga ng hangin si Nixon na parabang malaking problema ang sinabi niya. You know what? Nagtatampo ako sa'yo, Crystal. Anito, imbis na sagutin ang mga sinabi niya. Umalis ka. At hindi mo lang ako hinintay. Hindi ko naman kailangan magpaalam sa'yo. Hindi naman kita boyfriend. Pwes ngayon, sa ayaw mo at sa hindi, boyfriend mo na ako. Ha? Grabe ka! Napakapala desisyon mo naman. Tapos kanina, hinalikan mo pa ako sa harap ng ibang tao. Ano na lang ang sasabihin ng iba? Wala akong pakialam sa sinasabi ng iba, Crystal. I like you, and no one can stop me from liking you. Kahit papagbawalan mo ako, hindi kita titigilan hanggat hindi nagkakatotohang news tungkol sa atin. Pero Nixon, mapapahiya ka lang. I'm just a spoiled brat and a party goer. Wala akong trabaho. Tagawaldas lang ako ng pera ng pamilya ko. Hindi katulad sa successful na mga babaeng na nalilink sa'yo. Nawala na parang bulang inis ni Crystal. Sinapo na naman ito ang magkabilang pisngi niya at pinanggigilan siyang halikan sa pisngi. Ang congressman na ito, nakakarami na ng halik sa kanya. Baby, I want you. Please, don't make it hard for us. Pagmamakaawa nitong sambit. Paano mo ba nasasabing gusto mo ako? Hindi pa nga natin masyadong kilala ang isa't isa. Nasa tagal ba ng pagsasama para masabi mong gusto mo ang isang tao? Para sa akin, hindi. What I feel for you is real. Crystal, gusto kita. Magmula pa nung makita kitang muli sa charity ball at tumakbo tayo papalayo sa mga tao. That night, may espesyal na akong nararamdaman sa'yo. Lalo pa nung
dinala kita sa mansyon. Ikaw pa lang ang babaeng nakapasok sa kwarto ko. Hindi ko gagawin yun sa iba. Dahil ikaw lang ang gusto ko. Please, huwag mong isipin na iba ka sa mga babaeng pilit na nilalapit sa akin. Kahit papati pera ko, waldasin mo na rin. Wala akong pakialam. Basta gusto kita. Gustong gusto kita. Nixon! Please, be my girlfriend. Nagmamakaawa itong nakatingin sa kanya. At dahil gusto rin niya naman ang binata, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Sige, paaga kong maging girlfriend mo. Pero tsaka na kita sasagutin kapag nakaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa. Crystal, what do you mean? Magtatrabaho ako mula sa pinakamababang posisyon. Patutunayan ko sa lahat na katulad ng mga babaeng nalilink sa'yo ay may kaya rin akong gawin. Baby, you don't have to do that. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa'kin. Kailangan kong gawin para sa sarili ko, Nixon. Ayokong nakakaramdam ng insecurities, lalo na kapag ikukumpara ako sa iba. Okay. Napapikit na sumuko ito. Hahayaan kitang gawin ang gusto mo. But allow me to see you kapag may free time ako. Okay? Hindi naman kita guguluhin. I just want to kiss you kapag gusto ko. At saka maghihintay ako. Kahit gaano pa yan katagal. Natawa siya sa sinabing yun ni Nixon. Nagpaliwanag pa ito na kaya hindi kagad siya nito nakausap sa 3 linggong nakalipas ay dahil sobrang abala ito sa trabaho. Isa pa ay gusto muna nitong mapatunayan sa sarili na hindi daw physical na attraction lang ang nararamdaman nito para sa kanya. Sa paglipas daw ng mga araw ay nasasabik na ito sa kanya at gusto siyang makita. Inutusan pa daw nito ang mga tauhan nito na hanapin siya sa kahit saang club para lang mapuntahan siya. And Nixon is true to his words. Naghintay nga ito ng 3 taon hanggang sa tuluyan siyang umuo dito. Sa loob ng 3 taon ay nagsisimula pa lang umingay ang pangalan niya sa mundo ng business. Umutang pa siya ng pera sa mami niya para makapagpatayo ng isang beauty essentials brand, skin cares at mga cosmetic ang product na inilalabas niya at palaging satisfied feedbacks ang natatanggap niya mula sa mga customers. Ngayon ay tatakbo na bilang governor ang mahal niyang boyfriend na si Nixon Cortez. Hindi na siya maiinggit sa iba at proud siyang tumayo sa tabi nito kapag nangangampan niya ito sa harap ng libo-libong tao bilang girlfriend nito. Siya na ngayon si CEO Crystal Cuevas, isang magandang businesswoman. Kinaya niyang iangat ng mag-isa ang pangalan niya at hindi na siya nakakaramdam ng panliliit sa sarili. Dahil sa suporta ng pamilya niya at ng gwapo niyang boyfriend ay mas lalong tumataas ang confidence ni Crystal. Totoo pala na kapag gusto mong may mabago sa buhay mo, kailangan mong gumawa ng aksyon at magsumikap. Makalipas ang halos isang buwan, ay nanalo si Nixon. Ang araw na naihalal ito sa posisyon, ayon din ang araw na nag-propose ito sa kanya. Niyaya siyang magpakasal at kagad na pumayag siyang maging asawa ng isang gwapong congressman na ngayon ay isa ng governor. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Pasensya na po kayo sa boses ko. Maraming salamat po.